Magandang araw sa inyo mga bro. Welcome to another video. Panibagong tutorial na naman tayo. Una sa lahat mga bro, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil meron ulit tayong pagkakataon para makapag-share sa inyo ng tutorial patungkol sa ating mga motor. Ngayon araw mga bro, ang pag-uusapan natin, kung nakita nyo meron tayo dito na naman automatic. Ayan, so Rossi yan mga bro. Ang problema nyan ay sobrang napakaingay pag pinaandar mo, magkabilaan dun sa may part ng fan. Tapos dito mga bro, sa panggilid nya ay parang kumakalampag sa loob mga bro. Ang pagkalampag mga bro ng mga automatic kagaya ng Mio, Soul, mga Click, yan ay madaming possible na cause mga bro. Pwedeng slider piece, pwedeng yung ating bell or yung bola, pwede naman sa clutch bell, sa may pulley mga bro, possible yan. Kaya ngayong araw mga bro, i-check natin yan kung ano ba yung naging mga dahilan kung bakit sobrang ingay ng motor na ito mga bro. Ayun na nga mga bro, bago natin umpisahan, syempre Bible verse muna tayo. Ang Bible verse natin ngayon araw mga bro ay nakasulat sa Juan 6:63. Ang sabi dito mga bro, ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So ayan yung ating Bible verse mga bro. At syempre bago natin umpisahan, kung mahilig ka sa mga ganitong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong videos na i-upload. Ayan mga bro, bago natin buksan yan, ay papakita ko muna sa inyo kung ano yung tunog niya. Yung tunog niya mga bro sa pan tsaka dito sa panggilid, pa iba-iba siya mga bro. Minsan kumakalampag, lumalagutok na hindi mo maintindihan kung saan ang gagaling mga bro. Kaya i-check natin yan. Tapos minsan nawawala, tapos pag tumakbo ka minsan naman bumabalik mga bro. Ngayon sana tumunog siya para mapakinggan nyo. So i-try natin mga bro i-start. Ayan mga bro, pansinin nyo, bali ha. Yan, try mo nga ang pigay. Yan, bag. Okay na. Ayan mga bro, sana napakinggan nyo kung anong itsura. So parang kumakalampag talaga siya. Siguro mga bro, napakinggan nyo naman kung anong klaseng tunog nga ang napakinggan nyo. Diba mga bro, umpisahan na natin. Ang unang-unang gawin natin dyan, tanggalin muna natin itong kicker nya o yung kickstart nya. So gamit lang kayo mga bro ng 10mm. Ayan mga bro, kung nakita nyo, natanggal na natin. Tapos ay isunod natin tanggalin yung mga bolt dito sa ilalim. Gamit kayo ng T-wrench kung kahit anong pangtanggal. Basta madiskarte nyo kung paano tanggalin mga bro. Pwede rin tanggalin natin tong airbox nya, yung air cleaner nya. Pwede rin naman hindi na matatanggal natin yung crankcase cover kahit hindi natin tinatanggal yan mga bro. Ano? So ngayon tatanggalin natin tong ilalim. Pagkatapos yung mga bro na matanggal lahat ng bolt sa gilid, ayan, so lahat ng kumakapit dito sa crankcase, pwede na natin bunutin yan mga bro. So tatanggalin muna natin para makita natin yung panggilid nya. Ayan mga bro, parang ang dumi na nga, ayan. So dito pa lang, kitang kita muna eh, ang dumi. Tapos, ayan ang itsura nyan mga bro. Ito yung ating clutch bell. Tapos ito yung ating pulley. So may umiingay dito mga bro, kaya i-check natin isa-isa yan. Tatanggalin natin tong pulley mga bro para ma-check natin yung kanyang bola, tsaka yung dry piece, tsaka yung ating backplate mga bro. Kasi may lumalagatok daw dito eh, maingay eh. Sa pagtatanggal nito mga bro, syempre wala tayong special tool, wala tayong Y tool mga bro.
Para matanggal kasi natin itong clutch belt tsaka itong ating pulley set mga bro, kailangan natin ng white tool dyan. Ngayon ang ginagawang ibang discard nila dyan mga bro, yung ibang mga nagtatanggal ay kinakalangan nila ng ano dyan, kahit ano mga bro, yung bakal or yung tornilyo na tinanggal, pwede mga bro, pwede discardian natin yan. Tapos para hindi masyadong mahirap mga bro, kasi yung sa kabila niyan baklas na yan, yung ayan, yung cover ng fan natin or yung magneto baklas na, pwede natin dito tayo magkalang. Kung nakita niyo yung dito sa may flywheel, yung parang bukol mga bro, pwede tayo dyan magkalang para matanggal natin yung ano, yung pulley set doon sa kabila mga bro. So kailangan lang natin ng katulong. So kuha lang kayo mga bro ng pwedeng pangkalang dito. Pwede naman doon mga bro, depende sa inyo kung sa inyo mas gusto. So kailangan lang natin ng katulong. So ayan, so mayroon tayong katulong mga bro. So papaikot natin doon sa pulley kung natanggal na. Tapos ang gagawin ko, kakalangan ko mga bro yung magneto dito. Ganon din naman yan mga bro eh. Pero napakaraming discard dito mga bro ah. Ito lang ay pinakita ko lang sa inyo kasi wala, nandito na eh. So ikot nga pa rin lang daan. Sige. Oh, sige. Yan, tunay na yan mga bro. Pagka ganyan, nakakalang yan sa magneto. So pwede na natin tanggalin dun. Sige, tanggalin mo na. Ano? Oh, di ba mga bro? Basic na basic lang. So natanggal na daw, naluwagan na natin. Ay, ayan, maluwag na nga mga bro. So ganoon lang kasimple mga bro yung pagtatanggal. Pero pag wala tayong gamit nito, medyo mahirap talaga yan. So ayan, so, tapos mayroong washer yan mga bro. Tanggalin na natin. So mga bro, mayroong washer. Yung ibang washer dito mga bro, ano siya, parang flower washer, kagaya ng Mio yata, hindi ako nagkakamali. Tapos dito sa Venus ng Rusi, ayan, plain washer lang siya. Tanggalin natin yan. Hindi sumasagad mga bro. Kita nyo yung kain niya, hindi sumasagad talaga. So hanggang dito lang. Ito mga bro yung ating drive face. Kita nyo parang may uka na yan. Diba? So hindi na ganun kaganda yung performance nito or yung itsura niya. Pangit na. Tapos check natin yung belt mga bro. Kita nyo naman yung D-belt nya, bagong bago pa yan. Tapos ay tanggalin natin tong pulley set. Tapos hawakan nyo lang mga bro kasi baka malaglag eh. So ayan. So kung nakakita nyo mga bro, ito yung ating tinatawag na pulley mga bro. Ito yung ating back plate. Ayan, kita nyo. So ganito pa lang, inaalog ko pa lang. Abay, alam na natin kung bakit maingay ito mga bro. Yung backplate niya is malog niya. Tapos check pa rin natin. Pero mga bro, yung dahilan kasi ng pag-alog ng backplate natin is yung ating mga slider piece. Yan, mayroon tatlong slider piece yan. So kakalasin natin ano mga bro. Yan, kita nyo. So ito yung tinatawag mga bro na goma. Ito yung ating slider piece. Ito yan. So ito yung dahilan kung bakit maingay na. Ayan o. So hindi na siya. Tapos tingnan niyo yung ano yung mga bro. Yan, parang okay pa naman dito. Kaso ang problema niya, malog na. Tapos i-check nat. Dito kasi mga bro nag-uumpisa yan. Pagka malog tong backplate nyo tsaka yung slider piece nyo mga bro, pagka malog na yan, susunod-sunod na yan. Sisirain na yan yung bola, pati yung sunod-sunod yan hanggang sa clutch bell. Yan, kaya kailangan natin mga bro na check din natin to. Ayan mga bro, nipis na yun. Ang liluwag na. Tapos mga bro, sa pag-check ng bola natin, ayan, parang bago pa rin. Sa pag-check mga bro, basta may nakita, kaya kung kita nyo mga bro yung pagkabilog niya, kailangan bilog na bilog yan. Pag makita kayo dyan na parang uka yan, so hindi na rin maganda yan, kailangan nyo ng palitan yan. So ayan, check natin to. Ito okay pa. Tapos ito okay pa rin. Ito okay pa rin. Ito okay pa naman mga bro. Yung bola niya okay pa naman. Pero itong ating pulley, tingnan natin. So okay pa siya mga bro. Ang parang ang problema dito mga bro, parang ang luwag nung ano niya. Ayan. So maluwag yung bushing niya. Ayan, may alog na 'yo.
Di ba mga bro? So mas maganda nito. Nasabihin natin yung may-ari, napalitin na tapos yung uka ng ayan. Yung drive piece tsaka yung ating polo yan. So iba na ang itsura. So hindi na siya pantay na pantay, may uka. Ayun oh. Tapos maluwag masyado mga bro yung bushing niya. Di ba mga bro? Tapos ang isa pang ang dahilan mga bro, yung ano, yung kanyang slider piece maluwag na. Kailangan kasi mga bro, pag sinalang natin dito yan, ayan. Ayan oh, walang alog dapat. Kaya ito mga bro. Ayan oh. Di ba mga bro? Kita niyo naman kung gaano kaalog yan. Dapat yan, ano yan? Swak, tsaka hindi niyo magagalaw. Ayan, titingnan nito mga bro kung gaano siya magalaw. So, ito yung dahilan kung bakit may ngayong panggilid niya. So, siguro papabilihin natin yung may-ari ng bago na backplate. Pati yung ano, siguro papalitan natin ng buong mga bro isang set na ito. Ay sasuggest natin kasi yung bushing niya parang ano na, parang anduwag din masyado. Susunod-sunod na yan mga bro, sunod-sunod nang masisira yan pag yung pinabayaan natin. Kaya dapat suggestion ko, lagi kayong nag-check ng panggilid yung nakaano diyan, yung mga naka automatic na motor. Ngayon mga bro, ibabalik na natin to. Sasabihin natin sa may-ari na yun yung mga palitan mga bro. So hanggang dito lang yung video natin mga bro, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung meron pa kayong gustong itanong mga bro, huwag niyong kalimutan i-comment at sasagutin natin yan.